nakatayo yung mga solid plan. Okay. Siguro po, for now, gusto po muna namin tapusin everything na nakalimutan namin or hindi pa po namin nagagawa. Kasi preparation pa lang po ng concert, marami na po kaming plans bago po yung concert. And then dumating po yung concert. And I think before po mag-Christmas, mas mabuti na makapag-Christmas break kami nang magagawa po talaga namin lahat. And wala kaming maiiwan. Siguro po, pagka natapos namin lahat ng mga bagay na yon, masasabi namin na tsaka kami gagawa ng ano po, solid na Christmas plan with our families po. Right po. Thank you po. Thank you. Thank you so much. We have our next question. Hi, congratulations. I'm Aina from PTB4. Hello po. Hi. So nasubaybayan ko kasi yung journey ng SB19, no? Yung inyong journey sa inyong career, and gusto ko lang malaman ano yung pakiramdam ng bawat isa, kasi ang last news ko para sa inyo ay nag number one kayo sa Billboard, di ba, trending song, so naunahan nyo na ang Butter ng BTS. So gusto ko malaman ano yung reaction ng bawat isa nung nag number one kayo. Thank you. Starting from Josh. Sige na, go. Well, ako po, hindi ako naniniwala eh. Hindi po, parang, siguro, parang ino-open namin lahat to sa mga supporters namin, sa mga fans. Kasi, yun nga po, tulad ng sinasabi namin, hindi lang po kami yung gumagawa ng lahat na to. Kasi, katulong po namin sila sa lahat ng journeys namin. So, we're very thankful. At, thankful po kami, yun nga, na parang nare-recognize tayo all over the world. At sana po ma-maintain namin yung spot na yun in the future. Kung medyo mahihirapan po ngayon, pero paunti-unti, alam naman po namin yung journey na ito, mahirap talaga. So, very thankful po, and we're very happy. Sana po, ayun nga po, next year, by next year, magbago na at siguro makarecover na tayo. At syempre po, ma-represent na po namin yung Pilipinas talaga sa US or sa ibang countries din para mas lumagana pa po at mas marami pa po makaalam sa kultura natin. Siguro po, thankful po kami sa supporters namin, especially 18. Kasi pag sinabi po kasi nating BTS, like, alam natin na BTS yan, like, malakas yung mga yan. And masasabi ko lang po talaga na yung BTS, naging isa rin po sila sa naging inspiration ko. Kasi hindi ko naman po siya sinecret before din na naging kino-cover ko po siya before, and kami ni Josh, na-meet namin sila before, and talaga nung na-meet namin sila, sabi namin, gusto namin maging katulad nila, gusto namin maging artist, maging performer. Tapos ngayon po na may mga dumadating pong news na nag-number one yung song namin, tapos syempre po, goosebumps, and blessed lang po talaga, super thankful sa lahat ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa amin, kasi hindi naman po talaga magiging imposible to kung hindi po dahil sa kanila. Ayun lang po. Ako po, ang first reaction ko, parang, it's definitely something po eh. Pero, I feel like we're not there yet. Kumbaga, since parang may door na nagbukas, parang it's a wake-up call for us to do even better. Kasi mas marami na nakatingin sa amin since na-enter na namin or we're slowly penetrating the global scene. So, yun lang po. Parang medyo may nervousness, may parang sense of pressure, responsibility. So, ayun po, kailangan talaga i-prepare namin yung sarili namin para sa world domination. For me po, it's similar to Pablo na parang since may bago kaming achievement, parang mas pressured or mas may feel mo yung responsibility na kailangan yung tapatan or may kailangan, hindi pwedeng mag-stop dun lang sa achievement na yon, na maging happy ka na, okay, but kailangan pa namin mas galingan, kailangan namin i-improve lahat. Kumbaga, since may na-achieve na kami, may alam natin na meron pang mas mabigat na problems or struggles na pagdadaanan para may ma-achieve pa na mas malaki. Ayun po. Sa akin naman po, I was amazed by the fans po. So, parang imposible siya nung una na maabot namin yun kasi we all know na sobrang famous ng BTS around the world. So, hindi siya kapanipaniwala.
seems unbelievable sa amin kasi di naman kami ganun ka-big eh, but sobrang na-amaze ako sa fans and happy ako na ganun yung support na binibigay nila sa amin tsaka pagmamahal mo. Thank you po. Thank you. Now we have our final question.